kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kadalasan sa trabaho ay hindi maiiwasang magkaroon ng bangayan sa pagitan ng mga employees. Nangyayari ito kapag mayroong hindi pagkakaunawaan ng isa't isa sa kanilang mga ginagawa, hindi sang-ayon ng bawat isa sa kani-kanilang mga desisyon, kagaya na lamang sa mga TV anchors at reporters sa Amerika na madalas magkaroon ng bangayan on air. Hannity, fantastic show, and thank we are ready to go. Can I lodge a complaint? Yeah. Am I allowed? Yeah, sure. Okay, so I'm watching the rest of the president's speech in New Mexico last night. I wanted to see the ending. You cut to your debate early, and it was just at the end. Sorry. Pero dito sa Pilipinas, ay bihira lang mangyari ito. Dahil maliban sa nakakahiyang tingnan na kayo-kayo mismong magkakasama ay hindi nagkakaunawaan, at siguradong makakaepekto ito sa kredibilidad ng inyong kumpanya bilang miyembro ng media, Mike Abe. Kilalang anchor ng news channel na SMNI o Sunshine Media Network International na pagmamay-ari ng kilalang pastor hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na si Pastor Apollo Siki Buloy. Sa aking opinyon, si Mike Abe ang siyang mukha ng SMNI dahil siya ang higit na may karanasan at veterano kong pakinggan kumpara sa mga kasamahan niyang anchors sa nasabing himpilan. May laman at matalas magsalita itong si Mike Abe. Natatandaan niyo pa ba noong pinuna ni Vice Ganda ang sinabi ni Pastor Kibuloy na siya ang nagpahinto ng lindol? Si Kiboloy. Yung nagpahinto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano. Abangan niyo yan. Oh. So ano, inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang niyo pala eh. Pinagtawanan ng mga nasa studio ang banat na iyon ni Vice Ganda kontra sa pastor. Nang makarating ito sa radar ni Mike Abe, ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at kaagad niyang sinabon si Vice Ganda sa kanyang programa. Si Vice Ganda, hindi ko naman maintindihan paano naging ganda yon. Vice, baka siguro Vice lang. Vice K, o bahala na kayo kung ano yung K. Pero yung Vice Ganda, hindi naman maganda eh. Lalo na yung sinabi. Lalo na yung pagtatawanan. Hindi ho totoo yung sinasabi ni Vice K na mayabang si Pastor. Hindi ho totoo yun. Kaya sabi ko nga, yung ginawa po ng ABS-CBN, kayong mga taga-ABS, after money lang kayo, after rating lang kayo. Yan pong inyong talent na yan, inyong pagsabihan yan. Pasalamat kayo kung sana hindi yan makasalubong ng mga taong nagagalit sa kanya. Baka may paglagyan yung mamang yan. Mama naman yan, hindi naman ho babae yan eh. Sa humigit kumulang dalawang dekadang pagiging broadcaster ni Mike Abe, ay talaga namang na-develop na nito ang pagiging batikan sa kanyang trabaho, kung kaya't hindi mo na pwedeng makuha ang abilidad na ito sa pagkatao ni Mike Abe. Kasabay ng kanyang angking abilidad ay natural lamang na magkaroon ng tinatawag na ego o self-importance si Mike Abe. Hindi na ito bago sa kahit na sinumang taong magaling, kilala at sikat. Hindi rin ito masama hanggat wala kang inaapakan at minamaliit. Okay lang naman na meron kang tinatawag na ego. Matapos ang kauna-unahang sona ni Presidente Bongbong Marcos ay nagkaroon ng kani-kanilang opinion live on air sina Mike Abe at chairman ng SMNI na si Pastor Apollo Siki Buloy. Sa nangyaring pag-uusap ay tila nagkaroon ng magkaibang opinion sila Chairman Kibuloy at empleyado nitong si Mike Abe. Napakaklaro ng sinabi ni Pastor na hindi niya pinapangunahan ng presidente sa kanyang mga ginagawa, pero para sa kanya, sana ay isinama ni BBM sa kanyang sona ang usapin tungkol sa patuloy na pagsugpo sa mga protektor ng ilegal na bisyo at mga makakaliwang grupo. Sa panig naman ni Mike Abe,
naniniwala itong may sariling diskarte o style sa kanyang sona ang Pangulo, kung kaya't hindi nito nasabi ang inaasahan ng pastor. Kahit na hindi pareha ang kanilang opinyon, ay walang ni isa sa kanila ang tumaas ang boses o nagalit. Professional pa rin ang dating ng dalawa pag iyong pakinggan, hanggang sa nagulat siguro halos ang lahat ng mga nanonood nang bigla na lang nagpasalamat si Mike Abby kay pastor. Ito ang sinabi live on air ni Mike Abby. Chairman, partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo. Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil diyan, ako may kasama mo diyan at kasama ko kayo. Dahil diyan, pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo, as chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa nation building. Sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Kaagad namang napag-usapan ang isyo na yon ng magkaroon ng programa si Pastor Kibuloy. Ito ang ilan sa mga nilinaw at sinabi ng pastor kaugnay sa nangyari sa kanila ni Mike Abby. Hindi nyo pwedeng gamitin ng SMNI para sa sarili ninyong opinion na hindi na objective. Hindi pwede sa SMNI yun. Pastor, mukhang pinahiya mo si Sir Mike sa TV. Opinion po niya yun. Ako may opinion din ako eh. Totoo. Eh, sinabi niya, na kasi kahapon, iningin na yung aking opinion about the SONA. Sinabi ko na, di ba? Inulit nila kanina sa usaping bayan. Ano ang comment ni Mike Abby? Sabi niya, hindi naman natin mahatas yan sa isang tao lang. Kung yan, babanggitin niya lahat. Eh, hindi matatapos yan na 3 oras. Sinong pinatutsadahan niya doon? Ako. Ako yung nag-comment eh. Ako ang una niyang pinahiya sa TV. Ako nakikinig lang. Nakita ba ninyo? Ako ay nakikialam sa mga programa ng SMNI. Nakikialam ba ako sa usaping bayan? Pero pinahiya mo ako sa TV sa aking mga comments na opinion ko. Sinalungat mo at isa kang correspondent ng SMNI. Eh talaga sasagutin kita public din eh. Hindi kita babastusin, sasagutin lang kita. Oh, sinabi mo dito, opinion niya yon. Ako, opinion ko rin yun. Di ba? Programa niya, sabi mo, dapat opinion niya po yun. Programa niya yon. Istasyon ko yan. Amen. Nagpo-programa lang siya sa istasyon ko. Totoo namang kahit papano ay may epekto rin sa SMNI ang pag-alis ni Mike Abby dahil sa wala pa yatang mga anchors ng SMNI ang makukonsiderang kasing galing ni Mike Abby. Pero siyempre, makakahanap at makakahanap talaga ang isang himpila ng pamalit sa kahit na sinumang empleyado nilang aalis. Panandalian lang na magiging nakakapanibago ang manood sa SMNI na wala si Mike Abby. Pero siguradong masasanay ka na rin balang araw kung sakaling mapag-usapan pa ng management ng SMNI na muling tanggapin si Mike Abby, ay mas maganda ito para kay Mike Abby at sa management ng SMNI. Ang nangyaring bigla ang pagpaalam, pagtayo at pag-alis ni Mike Abby sa kalagitnaan ng kanilang programa ay malamang nadala lamang ng bugso ng damdamin. Dahil sa makapakiramdam ni Mike Abby ay pinagalitan siya ni pastor at hindi ginalang ang kanyang opinyon. Sana ay maayos pa ito at muli na naman nating masilayan sa SMNI ang Batikan, diretso kong magsalita at may balls na si Mike Abby. Ikaw, gusto mo bang bumalik sa SMNI si Mike Abby? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.